Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Pagpapatuloy sa ating kwento ng pag-ibig, kung saan lagi na lang biktima sa pandalait si Rochelle ng kanyang among si Ramil. Hanggang kailan mararanasan ng dalaga ang pangaalipusta ng binata at kailan matutuldukan ang paghihirap ng kanyang kalooban. Ano ang tunay na pagkatao ni Anna sa buhay ni Rochelle? Ating pungtunghayan ang kwento ng ating pangunahing tauhan. Chapter 5. Tapos na ako magluto ng almusal at naihain ko na rin ito sa mesa. Pinasadahan ng mga mata ko ang orasan na nakasabit sa dingding na mag-aalas 10 na. Pero hindi pa rin nagigising ang magaling kong amo. Nagpa siya akong gumawa ng brownies. Total naman ay wala akong gagawin ngayong araw na ito. Madalas kasi tuwing Linggo ay nasa bahay lamang si Ramil. Madalas ring pumupunta ang ilang kaibigan nito para makipaglaro ng billiards habang nagiinuman. Gumawa ako ng flavor. Ang isa ay mocha cheesecake brownies na paborito namin na mga kapatid ko. At ang fudge chocolate brownies na paborito naman ni client. Kung nandito lamang ang mga kapatid ko, malamang maaga nilang lalantakan ito. At magmamakaawa na naman ako sa kanila na tiran ako kahit kaunti. Wala akong gaanong tulog pero nakakapagtakang napakagaan pa rin ng aking pakiramdam. Kasalukuyan kong hinuhugasan ang lahat ng mga ginamit kong kagamitan sa pagbibake. Mahina pa akong napapakanta at medyo napapaindak pa ako habang isa-isang binabanlawan ang mga sinabong kong gamit sa nakabukas na gripo. Isang sandok na lang ay matatapos na ako nang may biglang humawak sa bewang ko at malakas na nagsalita sa mismong tenga ko. Halos mapalundag ako sa gulat at mawala ng ulirat. Napakalakas pa ng pihit ko sa gripo dahil sa nerbiyos kaya nagtalsikan ang tubig sa aking damit at mukha. Mabuti na lamang ay mabilis ko rin itong napihit pasara. Humahagalpak ito ng tawa habang pinagmamasdan ang itsura ko. Mabilis akong kumuha ng towel kitchen sa drawer upang punasan ang aking sarili. Tinanggal ang aking salamin sa mata para punasan at tuyuin ito. Ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat? Tignan mo kung anong ginawa mo. Ang galit kong bulyaw sa kanya. Umaandar na naman ang pagkasutil nito at pinagdidiskatahan na naman ako. Sanay na naman ako sa pagkakasutil niya, pero minsan, di ko pa rin maiwasang mapikon talaga sa kanya. Pagkatapos kong tuyuin ang aking salamin, ay nakabusangot pa rin ako na sinuot iyon sa aking mga mata. Ngunit laking gulat ko, nang paangat ng aking tingin ay sumalubong sa akin ang matiim na titig ni Ramil. Napalunok ako ng ilang beses. Kung kanina ay humahagalpak ito ng tawa, ngayon naman ay seryoso itong nakatitig lang sa akin. Bakit? Bakit ka ganyan makatingin? Ang medyo kabado kong tanong. Ngunit tila ba wala itong narinig. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. Habang hindi rin ako hinihiwalayan ng tingin. Nagulat naman ako. At hindi na ako nakahuma pa. Nang iangat nito ang kanyang kamay para hawakan sa magkabilang gilid ang aking salamin para tanggalin mula sa pagkakasuot sa aking mga mata. Biglang nagrambulan ang mga lamang loob ko sa kaba na sumalakay sa aking dibdib. What was he doing? Bago pa ako nakapagprotesta,
ay tuluyan ang nakuha ang salamin ko. Your eyes. Ang mahina ngunit narinig kong sabi nito. Saglit kaming tila nakatulala sa isa't isa at nagtititigan lamang. Pinilig ko ang aking ulo at tila ako ay nahimasmasan. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Pilit kong pinantay ang aking isip at kinalma ang sarili. Ano ka ba, Ramil? Ibalik mo sa akin ang salamin ko at malabo ang paningin ko. Hindi ko makita. Tila wala pa rin ito sa sarili. Dahil parang wala pa rin itong naririnig sa mga sinabi ko. Mabilis kong inagaw ang salamin ko sa mga kamay niya at agad na isinuot. Tignan mo ko nung ginawa mo. Basang-basa tuloy ang damit ko. Wala ka na namang magawa sa sarili at nang aasar ka na naman. Ang medyo nauutal ko pang sabi dito. Hindi ko na ito inantay na makapagsalita. Mabilis na akong tumalikod sa kanya at nagpatuloy sa aking kwarto. Pagkatapos kong magpalit ng damit, ay pinilit kong kinalma ang aking sarili. Ano bang nangyayari doon? Bakit nakatitig siya ng ganon sa aking mukha? Partikular sa mga mata ko, na akala mo ba'y nakakita ng multo? Kitang-kita ko ang gulat na rumihistro sa mukha nito, ngunit unti-unting matiim na pagtitig sa akin. Napamura ko ng lihim at natutop na lamang ang aking noo. Napansin ko ang kakaibang sigla nito ng nakarang mga araw. His eye beam in happiness. Naging mabait rin ito at di na gaanong nang aasar sa akin. May mga pagkakataon pa nga na bigla na lang akong aakbayan ito. Tapos ay marahang kakabigin payakap at sasabihin, "Hay, manang, napakasarap mabuhay." Minsan ay kinakabahan na talaga ako sa kanya. Di kaya may malubha itong sakit at nagpapaalam na kaya nagiging mabait ito. Ganun daw kasi ang taong malapit ng kunin ni Lord, nagiging mabait. Para naman pag dumating na ang kanyang oras, at least may nagawa itong kabutihan bago lisanin ang mundong ibabaw. Inilapag ko sa mesa ang isang bowl ng caramel popcorn. Mabilis pa sa alas 4 nitong initsa ang hawak nitong cellphone at agad na dinampot ang bowl ng popcorn at inilagay sa kanyang kandungan. "Huwag mong solohin. Mamigay ka naman," ang masungit kong sabi sa kanya. Nag-uumpisa na naman ang kadamutan ng taong ito. Tulad ko ay paborito rin ito, ang caramel popcorn, lalo na pag nanunood ng TV. Tinignan ako nito na nakakunot ang noo, habang prente itong nakasandal sa kinauupuan nitong mahabang sofa. "Di lumapit ka dito kung gusto mo," ang tila wala nitong sabi. Binuksan ko muna ang TV at nagsalang ng panonoorin mula sa Netflix. Bago pasalpak na umupo sa sahig sa tapat mismo ng inuupuan nitong sopa. Undercover and series na sinusubaybayan naming dalawa. Paminsan-minsan ay dumudukot ako ng popcorn para isubo habang tutok ang mga mata ko sa pinapanood namin. "Manang, dahan-dahan sa pagdukot ha. Baka iba ang madukot mo riyan. Kanina pa nagmimintis ang kamay mo at lumalampas. Pag talagang ibang bilog ang madudukot mo, ewan ko na lang sa'yo," nakangisi nitong sabi. "Ewan ko, pero my cheeks automatically burned in red sa kapilyuhan nito. Ramil, bakit ba napapansin ko itong mga nakarang araw? Masayang-masaya ka." Ang curious kong tanong at pag-iiba na rin ang paksa. Saglit ko lang itong nilingon upang tignan at humarap din ako agad sa TV. "Masaya ako kasi, kasama kita," ang walang gatol nitong sabi. Bigla akong napalingon sa kanya. Seryoso ang mukha nito habang umunguya ng popcorn. Ramdam ko ulit ang pag-init ng aking mukha, ngunit bigla at nagtayuan ang balahibo ko sa batok nang bumanghalit ito ng tawa. "Asa ka pa, manang? Ang cute mo, manang, parang nagbablast ka yata. Gustong gusto kitang lokohin at asarin."
dahil gustong-gusto ko na napipikon ka. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis sa kanya. Nakaramdam ako ng pagkapahiya. Paano nga ba ako magugustuhan? Sabi nga niya, napakapangit ko. Ako na raw ang pinakapangit na babaeng nakilala niya. Pinaninindigan na nga rin nito ang tawag sa akin na manang. Eni hindi ko pa yata narinig ito, natawagin ako bilang Rochelle. Nababaliw na naman ako, ang bulong ko. Inirapan ko na lang siya at binalik sa panonood ang pansin ko. Masaya kasi ako, nakita at nakausap ko noong nakarang araw yung babaeng gustong gusto ko at magkikita ulit kami this coming Saturday night. At alam mo ba kung ano yung best part? We kiss the night. Ang masayang komento nito. Mababakas ang sigla sa boses nito at tila kasabikan nito sa pagpaparating ng araw ng muli nilang pagkikita. May naloko ka na namang babae kung ganon? Kunwari pang pang-asar ko sa kanya. Naramdaman kong tila napaupo ito ng tuwid at tinignan ako. Of course not, manang. Actually, she kissed me first. Then, I made the kiss more deeper. Ang may pagmamalaki nitong sabi. Iniwasan kong mapatingin dito, pero talagang hinarap niya ang mukha ko. Wow, manang ha. You really weird. Lagi ka na lang namumula. Feeling ko tuloy parang ikaw yung nahalikan ko. Ew! Ang nakangiwi nitong sabi. Namumula ko kasi ako yung nahihiya sa mga pinagagawa mo. Mukha kasing nakaloko ka na naman ng babae. Ang pagbabaliwala ko lang sa pamumunan niyang iyon. Alam mo manang, si Ana ay hindi tipo ng babae na gugustuhin mong lokohin. Siya yung tipo na pahalagahan ng bawat lalaki at mamahalin ng buong tapat. Isa pa, takot ko lang kung lolokohin ko yun. Karatista yun. Baka ibaon ako ng buhay noon. 6 feet under the ground. Pilit kong sinusupil ang malaking ngiti na gustong kumawala mula sa labi ko. Pero hindi ko talaga kayang pigilan. Bakit ka natatawa? You don't believe me. Sus manang, kung makita mo lang yung mga karate at manapak, bibilib ka na rin. Patuloy na pagbibida nito. I cleared my throat para kalmahin ang aking sarili. She must be scary then. I stated sa lubong ang kilay na hinarap ako dito. Medyo, pero mas nakakatakot talaga yung mukha mo. At nakakaloko itong tumawa. I glared at him at bago ko pa mahampas ito, ay mabilis na itong nakaiwas. Alam mo manang, pag naging kami ni Ana, never kong lolokohin yun. Wala akong balak. Isa pa, pag nasa isang relasyon ako, hindi ako nagloloko. Nagpapakatino ako. At pagka wala naman akong girlfriend at gusto ko lang ng sex, sinasabi ko kaagad sa babae. At isa pa, madalas babae ang lumalapit sa akin at hindi ako. Si Rose lang at Ana ang babaeng ako mismo ang lumapit. Ang mahaba nitong litanya. At ewan ko ba kung ano ang pumasok sa isip ko at napatanong ako sa kanya nang bigla. Mahal mo pa ba si Rose? Sandali itong natigilan sa aking tanong. Biglang sumeryoso rin ang kanyang mukha. Hindi ko alam, pero sigurado kong minahal ko siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita at wala rin akong balita sa kanya. Kung hindi nga lang inagaw ng prangko na yon si Rose, baka nagpakasal na kami. Pero okay na rin yon. At least nakikita ko naman si Ana dahil kay prangko. Napatango pa ito ng marahan habang nagsasalita. Alam mo ba na kung talagang mahal ka ng babae, kahit ano pang pangaagaw ang gawin ng iba, ay hindi siya magpapaagaw dahil alam niyang ikaw lang ay sapat na. Siguro hindi sapat ang pagmamahal niya sa iyo at hindi rin nagiging sapat ang pagmamahal na inuukol mo para sa kanya.
kaya mas pinili niya ang iba. Ang mahaba kong komento, may tipid ng ngiti akong nilingon ito, ngunit gano'n na lang. Ang pagkaba na sumalakay sa akin nang makita ko itong matiim na nakatitig sa akin. Manang, nakwento ko na ba sa'yo noon ang tungkol sa amin ni Rose? Ang tanong nito sa akin. Oo dati, nakwento mo na. At nakwento rin sa akin minsan ni client. Ang mahinang sabi ko. Naramdaman ko ang panlalabig ng palad ko at tila gumagapang iyon sa buo kong pagkatao. Nang mapagtanto ko ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya. I mentally gaps and secretly bit my lower lip. Matagal itong hindi nagsalita. Ngunit ramdam ko ang init ng titig nito sa akin. Sorry, mukhang na-open ka yata sa komento ko. Huwag mo na lang pansinin ang mga nasabi ko ha. Ang medyo natataranta ko pang sabi. Sa nervyos ko at sa laki na rin ng gilagid ko, ay di sadyang napatalsik ang laway ko. Yak, manang! Talsik ang laway mo! Kadiri ka talaga! Ang maktol nito. Gusto kong humagalpak ng tawa sa pandidiring rumihistro sa mukha niya. Tila nawala na na parang bula at nakalimutan na nito ang lahat ng nasabi ko sa isang iglap. Isang talsik laway ka lang pala, ang sigaw ng utak ko. Manang, huwag na huwag kang magsasalita pagka nagluluto ka, lalo na kapag ka nasa harap ka ng niluluto mo ha. Ano ka ba? Yun nga ang the best na pampalasa doon. Nanlalaki amang mata nito habang ako'y tinititigan. Ayaw mo nun, para mo na rin akong nahalikan, ang pang-asar ko. Napabunghalit na ako ng malakas na tawa nang makita kong nalungkot ang mukha nito at tila diring-diri itong lumayo sa akin. Ilang sandali rin kaming natahimik at binalik ang tingin sa TV. Maya-maya pa ay narinig ko ulit itong nagsalita. Manang, nagka-boyfriend ka na ba? Ay mali. Mali yung tanong ko, manang. Sorry ha. Kasi obvious naman, hindi ba? Ang dapat kong tanong eh, kung na-inlove ka na ba? Ang nakakaloko nitong tanong sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Naapektuhan ako masyado ng tanong niyang yun. Once, ang mahina kong sabi. Napangiti ako ng mapait nang maalala ang unang lalaki kong minahal. Kumusta na kaya siya? Sir, kanina pa po kayo nakabuntot sa itim na sasakyan na yan, sabi ng driver. Sir, kanina pa po nakabuntot sa atin ang itim na sasakyan na yan, ang sabi ng driver ni Rodel. Nakatingin at inginusupan nito ang tinutukoy na sasakyan mula sa side view mirror. Oo nga boss, kanina pa yan kasunod natin ah, ang sang-ayon naman ng isa sa kanyang bodyguards. Antonio, just focus on the road. Men, be alert. Ani ni Rodel sa mga tauhan habang siya naman ay kinuha na rin ang kanyang baril sa compartment ng sasakyan. Mga ilang sasakyan ang sumusunod sa atin? Ang muli niyang tanong. Isa lang boss, ang pagkukumpirma ng driver. Pabalik na sila sa Maynila mula sa Quezon. Pinadala siya ng kanyang ama para dumalo sa pagbubukas ng ilang proyekto na sinusuportahan nila roon. Tulad ng pagpapatayo ng mga eskwelahan at mga proyektong pangkabuhayan na karamihan ay makikinabang ay ang mga magsasaka at ang mga mahihirap nating kababayan. Noong mga nakaraang buwan ay nag-umpisa ulit siyang makatanggap ng mga threat. Noong una ay binabaliwala lamang niya iyon dahil sanay na naman siya na makatanggap ng mga pananakot. Subalit nitong huli ay napapadalas na ang pagpapadala sa kanya at mas brutal na. Pinadalan siya ng package na ang laman ay putol na ulo ng mismong alaga niyang pusa. Ilang beses na rin na tila may laging sumusunod sa kanya. Noong nakarang buwan ay isang babae, anak ng isang senador ang naulat na nawawala. May mga nagsasabi na huli itong nakita at sumama sa isang lalaki.
Marami nagsasabi na marahil ay nakipagtanan lamang ito. Ngunit nung una pa lang ay iba na ang kutob. Ni Rudel, ayon sa mga magulang nito, ay wala itong nobyo. At kahit kailan ay hindi nila ito hinigpitan o binigyan ng dahilan para ito ay umalis nang walang paalam. Ang nakakapagtaka pa ay nang matagpuan ang mga personal na gamit nito sa kung saan-saan. Malapit daw ang dalaga sa mga magulang, kaya walang dahilan para ito raw ay umalis at sumama sa isang lalaki nang wala man lang paalam. Lalo pang kinutuban ng masama ang pamilya ng Malimas ang lahat ng pera ng dalaga sa bank account nito. Ang naturang kongresista na ama nito ay kapartido rin ng kanyang ama. At nakumpirma nga ang masama nilang hinala na mismong kidnappers na ang kumukontak sa pamilya. Nagbanta ang mga kidnappers na papatayin ang biktima kapag ka nagsumbong ang mga magulang sa mga otoridad. Nangamba ang pamilya na baka saktan ang kanilang anak, kaya naging sunod-sunuran ang mga ito sa mga kidnappers. Kaya hindi pinaalam ng mga magulang nito sa mga pulis ang pakikipag-ugnayan nila sa mga ito. Hanggang sa maibigay nila ang perang hinihingi ng mga ito, ay hindi pa rin naibabalik sa kanila ang kanilang anak. Kaya napilitan na silang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Lalo na't hindi makausap at hindi makontak ang mga taong kumidnap sa kanilang anak. Sir, paglampas natin ng mga pangatlong barangay, ay puro kabukiran na ang susunod at walang halos gaanong bahay. Delikado tayo, sir, ana ng driver ulit ni Rudel. Ilang sandali pa ay matatanaw na mula sa likuran ng kanilang sasakyan ang pagbilis ng takbo ng sasakyang sumusunod sa kanila. Mang Tonyo, bilisan mo ang pagpapatakbo. Men, humanda kayo. Areglado, sir, ani ni Mang Tonyo, at kasabay ng pagharurot ang sasakyan ay sunod-sunod nang pumutok ang baril. Pinaulan na ng kalaban ang kanilang sasakyan. Sabay-sabay na gumanti ng putok ang mga tauhan ni Rudel mula sa bukas na bintana ng sasakyan. Tatlo lamang ang tauhan na kasama niya sa van, pang-apat si Mang Tonyo na siyang tumatayo na driver. Napamura siya nang makita niya na natamaan sa braso ang isa sa kanyang tauhan. Sir, ambus to, sir, ang malakas na sabi ng driver ni Mang Tonyo nang makita sa unahan ang isa pang sasakyan na tila nag-aabang sa kanila. Makikita sa magkabilang gilid nito ang ilang lalaki na may hawak na matataas na kalibre ng baril. Lalong napamura si Rudel. Agad na inapakan ni Mang Tonyo ang preno at itinigil ang sasakyan. Agad din itong kumuha ng baril sa compartment at pati ito ay bumabaril na rin sa mga kalaban na nasa unahan. Walang namumutawi na ingay sa paligid kundi ang pagpapalitan ng mga putok ng baril. Nagpapakawala ng putok si Rudel para sa mga kalabang nasa unahan kasama ng isang tauhan at si Mang Tonyo, habang ang dalawa namang bumabaril para sa mga kalaban na nasa likuran. Napalingon si Rudel mula sa likuran ng marinig ang tila hagit-git ng gulong ng sasakyan mula sa kalaban. Kasunod ang paggewang nito at biglang pagtaob sa kabilang gilid ng kalsada. At mula sa likuran ay makikita pa ang isang sasakyan at isang motorsiklo. Men, huwag niyo silang papuputukan. Grupo yan ni Joel, ang malakas na sabi niya sa kanyang mga tauhan. Mabilis na humarurot ang motorsiklo palapit sa kanilang kinaroroonan habang nagpapakawala rin ito ng putok para sa mga kalabang nasa unahan. Tila nabunutan ng tinik si Rudel nang tumigil sa pagpapaputok ang mga kalaban sa unahan. Akala niya talaga ay katapusan na nila. Nakita pa niya ang ilang lalaki habang tumatakbo sa taniman ng mais at ang ilan naman ay nakahandusay sa kalsada sa tabi ng sasakyan ng mga ito. Nakita pa niya si Joel na pinauulanan ng bala ang makapal na maisan kung saan nagtatatakbo ang mga lalaki, at nang masigurong tahimik na ang paligid ay saka ito lumapit sa kanila. Are you okay, Alfred? Are you okay, Rudel? May nasaktan ba sa inyo? Ang agad na tanong nito.
habang isa-isa silang sinisipat ng tingin. Ok naman ako. Ngunit may tama ang isang tauhan ko sa braso at ang isa pa ay may daplis din sa balikat. Tinawag ni Joel ang dalawa sa mga tauhan nito, lula ng isang SUV. Kumusta doon? Ani ni Joel sa tauhan na ang tinutukoy nito ay ang tumaob na sasakyan ng kalaban. Apat ang lulan sir, lahat patay, sagot ng isang tauhan nito. Tatlo ang nadali sa unahan at ilan sa kanila ay nakatakas. Mauna na kayo at dalhin nyo ang mga sugatan sa malapit na ospital. Aantayin lang namin ang pagdating ng mga pulis at susunod na rin kami, ani ni Joel sa tauhan. Tinanguan ni Rodel si Mang Tonyo para lumarga na papuntang ospital. Binilinan pa ni Joel ang dalawang tauhan na magsisilbing escort. May mga nakakatakbong kalaban kaya kailangan nilang maging alerto at maging maingat, baka nasa paligid lamang ang mga iyon. At dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po.